Okay, so let's start. Part 2. Okay, so ano bang mga matututunan natin ngayon? To refresh your mind, no, again. Ano po ba ang gamit yung phone? Are you using an iOS or an Android, no? So, Android is a mobile platform. Diniscuss natin to nung part 1, pero mas maganda, discuss ulit natin ngayong part 2. So, Android is a mobile operating system based on a modified version of the Linux kernel. So, ito po ay operating system para sa mobile platform or handheld devices. Designed for touchscreen mobile devices such as smartphones and tablets. No? Pag sinabi natin handheld, ano po ba yung examples ng handheld devices? Yan yung dalawa. Meron tayong smartphones, tablets, no? Meron din yung accessories, yung mga watches natin, no? Android is developed by a consortium of developers known as the Open Handset Alliance and commercially sponsored by Google. Okay. So baka lumabas po yan sa ating quiz B. So take note natin. No, baka ang isipin niyo, okay, sino or ano ang naging sponsor sa Android? Baka may sumagot, Apple. Ha? Ayan, wrong answer yan, no? Ang tamang answer ay Google ang naging sponsor po sa Android, no? Ayan. So, Android is a mobile platform. So, through the years, nag-iba-iba ang logo ng Android. So, from 2019 up to now, yung ating Android logo ay may kasama ng head ng Droid. Okay? So, nakikita niyo po yung evolution nung pagbago ng logo ng Android. So, nag-start lang sa blue, nag-iiba ng font, nag-iiba ng color, hanggang ngayon sa meron ng text and head ng Droid. Okay, so, ano yung official website ng Android? That is android.com. So, paano natin pupuntahan yung official website, no? Punta po tayo dito sa ating Firefox. Ayan. So, sa inyong phone, kung meron kayong browser, you can easily open Chrome, Firefox, android.com. So, tatype lang natin yan. No? Napakadali po ang tandaan. So, introducing Android 11. So, sa previous episode natin, pinag-usapan din natin ano na bang version ng Android nyo. So, today, malalaman nyo talaga anong version ng Android ang gamit nyo kasi pag-usapan natin yung settings. Okay. Ayan ang ating website. No? Official website ng Android. So let's go back to our presentation. Dito sa ating desktop, share, then, okay. So this one. A beginner's guide to Android, no, part 2 for today. These are the functions that you will learn. Number 1, the about phone settings. Number 2, install and uninstall. Number 3, organize apps using folders. Number 4, widgets. Number 5, multiple screens. Okay. So, itry natin muna yung settings about phone. So, kilalanin natin ang ating mobile phone. Gaano ba ito kalakas? Anong Android version ang naka-install, no? So, para po dyan, tayo ay mag-play ng isang demo. So, mag-share tayo ng Firefox dahil andun sa Google Drive yung ating recording. Ayan, so i-play natin. Try natin full screen. Okay, so Ayan po, no? Okay, so start muna tayo sa umpisa. Ayan. So makikita nyo po, this is the homepage, no? Dun sa homepage, makikita natin na iba-iba po tayo ng parang home. Sorry, homepage ay sa website. Sa ating phone, ang tawag lang po natin dun sa ating pinaka primary screen is the home.
So makikita nyo rin po sa bottom, no, naka-pause yung aking video ngayon. Meron tayong three navigation system at the bottom. So sa akin, sa aking Android phone, at the center is the home button. At the right side, makikita nyo para siyang naka-left, no, arrowhead sa left, that is the back button. Then on the left side, hamburger menu, may tatlong underlines, so or tatlong lines. Hamburger menu po ang tawag dyan. That is the overview button. So overview button, once you click this, ipapakita niya lahat ng running apps sa inyong phone para makita nyo ano yung mga apps na tumatakbo pero hindi nyo pala ginagamit. So you can close it. No? So length of the video is 1 minute and 50 seconds. Ayan, so play, pause lang natin. Okay. So ngayon, ang ginawa ko is I clicked on the settings menu sa aking phone. So, i-remind ko. Sa aking home screen, makikita niyo po yung iba't ibang icons, no? Starting from the left top row, meron tayong Play Store, meron tayong File Manager, Videos, Clock, Settings. Second row sa left, meron tayong Google Applications, no, na nasa isang folder. Kung nakikita niyo po nakagrupo sa isang box. That is considered as a folder sa ating phone. So, matututunan niyo pong gumawa niyan ngayon, no? Napakadali lang po. So, after the Google folder is the photos icon, then we have the tools folder, no? Pinagsama-sama natin yung mga tools kasi sa sobrang dami ng apps sa isang phone, minsan nakakalito, no? Kailangan din natin i-organize, no? Parang cabinet natin, di ba? So, kakategorize natin yung mga apps. No, it's up to you on how you want to categorize it or group it. No, have fun. You can have fun. Kunyari, meron kayo meditation apps, no? Pwede nyong gamitin na folder name yung peace. Diba? Self-love. Ayan, yun yung mga fun, labels for a folder. Then lastly, on the right side, sa second row, is the Google icon, no? Parang ito yung ating browser, Google search. Then, sa third row, meron tayong three icons for the phone, yung calling functions, messaging, at yung camera. Okay? So ngayon, i-click natin yung ating settings. Try natin yung playback speed niya, bagalan natin sa 0.75 para hindi masyado mabilis. Okay. So I clicked on settings, then the settings screen will open and you will see the different types of settings that you can control, no? So dito natin malalaman kung ang isang phone user ba ay marunong, no? Ayun. So makikita niyo po, again, nag-pause ako ng video, from the top, makikita niyo yung about phone. About phone. Diba? Sa about phone, makikita niyo yung totoong identity or features or parts na meron yung inyong mobile phone. So sa phone na ginamit ko for this demo, yung device name is Realme C12, no? Version. Merong UI version, merong Android version, merong processor, naka-octa-core, yung RAM, 3GB, device storage, 12GB. Total ay 32GB. Legal information, merong user agreement, privacy policy, and more. Model, RMX 2189. Merong SIM card status, yung status, and regulatory. So ngayon, makikita nyo, yung question ko kanina, ano yung Android version ng phone na gamit ko? It's version 11. So, kayo po ba nakita nyo ang inyong Android version sa inyong about phone sa settings? No? So, paano ko po ba ginawa? Ayan. So, balikan natin isa pa. So, ulitin ko po yun
ng mga twice or thrice. No? At makikita nyo sa bandang baba sa akin, iba-iba po kasi yung Android versions natin. So sa inyo, baka iba ang name. Pero madalas po, yan ay about phone talaga. Kahit dun sa isang S9 ko, no? Lumang-luma na yung about phone pa rin ang nakalagay. So ngayon po, iniisa-isa kong i-click yung mga nakikita nating boxes dito. Okay. Diba po? Iniisa-isa natin. So maganda po yan, no? Para ma-practice din ninyo na once I clicked on a box at gusto nyo bumalik sa previous screen, ano ang pipindutin natin? Yung back button. No? So nag-open siya na SIM card status ngayon. O previous screen, pwede akong mag-click sa top na arrow left or i-click ko yung back button sa baba. So yung battery status ko, battery level, it's 81%. No? Hindi nag-charge. Ayan. Okay. So mas maganda po na yung about phone, alam niyo talaga para kapag may nagtanong sa inyo na, okay, ano yung Android version mo? Kasi isa yon sa madalas na tinatanong kapag merong phone at system requirements, no? Pag tinanong, ano yung system requirements ng system specs pala, system specifications ng phone mo? Makikita yan sa settings. Ayun. So, isang way to go to the settings screen is kung wala yan sa front screen nyo, nasa application drawer yan kung saan nakikita nyo lahat ng applications, no? Na nakalinya isa-isa, nakagrupo. So, pupunta lang po kayo sa letter S at i-click ang About Phone para makita ang inyong phones specifications. Okay, clear po ba yan? Okay, so bumalik na tayo sa ating home screen. That is number, video number 1. Okay po ba? So, comment below, ano po ba ang version ng inyong phone? Is it version Android version 10 or version 11? So, tignan nga po natin. Ayan. So, congratulations. Alam niyo na kung ano ang about phone settings, no? Let's go to the next. Ayan. Let's go to the next. So, tapos na tayo sa settings about phone. Ano yung next natin? How to install apps. Na na-cover din natin yan last week, no? Pero, previous episode, pero i-cover ulit natin ngayon para buo yung ating experience, diba? Okay. So, sabi ni Ma'am Gina, version 10 daw yung sa kanya, no? So, bakit natin importante malaman ano yung version ng phone natin? Kasi, kapag may mga security risks at sinabi ng security expert na, okay, this vulnerability or this virus only affects version 11 of Android, parang ganyan, no? Kahit naman sa laptop natin, ano version ng Windows mo? Dapat alam natin yan. So, dun natin, may konti tayong mararamdaman na, ah, okay, hindi pala ako affected. Or, affected pala ako, so anong dapat natin gawin? Diba? So, ganun ka-importante na malaman, ano yung version, ano yung size na natitira pa sa phone natin. Pag tinatanong, ba't kaya ang bagal ng phone ko? Tapos, pagtingin pala natin, out of 32 GB, 2 GB na lang pala ang remaining space sa inyong phone. So, kaya medyo mabagal na po yan. Diba? Ano yung speed processor, ano yung memory, baka kulang sa memory. So, yun po yung mga basic na kailangan natin malaman, no? So, ngayon, alam niyo na po yan dahil sa about phone settings. So, sabi ni Ma'am Aaron, wow, version 12 na yung kay Ma'am Aaron. Bago siguro yung phone niya. Ayan, okay, let's go to the next feature that you will learn, which is how to install apps, mobile apps sa inyong Android phone. So, paano ba yan? Napakadali lang yan.
Pupunta tayo ngayon sa share screen natin dito. Share. Ayan. So let's go to the next video. Ayan. Close natin. Video number 2. Okay. So may message si Sir Ed. Sabi ni Sir Ed, sa ibang phones, square icon instead of three horizontal lines and also interchangeable in position with the back icon if it is part of the display. In older phones, outside of the display siya, kaya permanent yung position nilang dalawa. That's correct, no? Lalo na yung part na sinabi ni Sir Ed na interchangeable yung position. Kung natatandaan niyo po sa previous episode natin, sa settings for the navigation, pwede kayong mamili kung yung overview button ay nasa right side or nasa left side. Same with the back button, kung nasa left side ba yan or nasa right side yan. Ayan. Okay. So, let's go to video number 2 for how to install apps. Okay, so sa Android, saan ba tayo pumupunta para mag-install ng apps? Sa App Store ba? Or sa Play Store? Ayan, yan yung question. Pag sa Android, saan ba tayo pumupunta para mag-install ng apps? Sa App Store ba? Or sa Play Store? So, panoorin po natin yung video para malaman natin yung sagot. So, yung playback speed natin, medyo binagalan natin. Ayan. Okay, so nag-click ako sa Play Store. Ayan. So, sabi ni Ma'am Gina, sa Google Play Store, correct po. So, ngayon, mag-install tayo ng Discord, no? Okay, hindi na natin masyado nabibisita yung Discord channel natin. So, madali lang po gamitin yung sa Play Store, no? Basta, i-type nyo lang po yung name ng application na gusto nyong i-install. But, make sure that you are installing the correct application kasi baka may kapangalan po yan. So, for example, sa demo natin, gusto natin install yung Discord. We have to check sino yung developer, no? At yung profile ng app na yan. So, we have determined that this is the correct application, no? Kaya, click natin yung install green button, then wait for it to be installed. Ay, medyo mabagal siya para sa 0.75. Yung normal speed natin. Ayun. So, may kita niyo yung progress, no? Out of 100%, currently nasa 32%, no? Of 83 MB. Ibig sabihin, yun yung size na yung occupy ng Discord sa inyong phone. Ayan. Okay na, 50% na tayo. No? So, yung question na kailan ba mag-i-install ng mobile application versus dun sa hindi ko na kailangan mag-install kasi ang Facebook, pwede ko naman ma-browse yun sa web, may web version. Kailangan ko pa ba ng mobile version? So, kung loyal kayo dun sa application na yun, na katulad ng Canva, na you're using it for work, no? Na anytime you want to use it, accessible sa inyo, at talagang madalas yung ginagamit yung Canva sa isang araw, yun yung time na talagang mag-i-install na kayo ng mobile application sa inyong phone. Kasi kung kunwari, yung Discord, no, na sinabi namin, okay, we have a Discord channel sa Techie Seniors, pero hindi nyo naman ginagamit every day. So, hindi natin mare-recommend na mag-install ng Discord application sa inyong phone. Kasi meron kayong
web version, no? So masasabi natin, out of loyalty to that game, to that software or social media platform, loyal kayo dun sa Facebook, okay, install yung mobile application. Loyal kayo sa Instagram, okay, install yun sa mobile phone. Pero kung hindi naman kayo madalas gumagamit ng Instagram or Facebook, web version is enough. Kasi kung naka-install yan sa phone nyo, syempre, kailangan parang kahit na hindi nyo minsan yan ginagamit, tumatakbo pa rin yan sa background. So may chances na kumakain pa rin po ng battery. So ngayon sa ating demo, no, nag-install tayo ng Canva. Katulad din ng ginawa natin sa Discord, no, ang taas ng rating ng Canva sa Android, 4.8. No? Nakakatawa, nakita natin yung growth ng Canva simula ng 2018 hanggang ngayon, very powerful na talaga. Okay. So makikita nyo ngayon yung mga na-install nating applications na nasa app drawer na natin or application drawer. No, yung application drawer natin ay arranged alphabetically. So ang Canva, mauuna kesa sa Discord na application kasi ang letter C ay nauuna kesa sa letter D. Tama po ba? Ayan. Okay. So makikita natin, ayan na, running na yung ating Canva and Discord, no? Ayun. Okay po ba yan? So that is how to install Android applications. Ayan. So later on, you can always go back to this video to rewind to that important part and practice, no? Ayan, parang homework niya. So let's go to the presentation. Ano yung next natin, no? After installing apps, ano yung ituturo natin? Organizing apps using folders. Ayan. So, kayo po ba meron kayo estimate on the number of the total number of applications installed on your phone, no? So sa sobrang dami niyan, it's sometimes a good idea to group your commonly used applications sa isang folder. So ano po ba yung mga madalas yung gamitin na applications? So sa akin, no, madalas kong gamitin Facebook, Instagram, calculator, yung clock. Ano pa ba? Messaging, yung phone. Ano pa ba yung mga ginagamit ko? Yung Chrome. Ayan, yan yung mga madalas kong gamitin eh. Gayo rin po ba? Ganun. No, okay. So bago tayo mag-umpisa, magbasa muna tayo ng message. So sabi ni Ma'am Delia, Ma'am Cory, wala pong nakalagay na Android version about phone ko. Ang nakalagay po ay EMUI version 12. Ayan. Sabi ni Ma'am Maan, same as classmate Delia. Maybe yan talaga pag Huawei. Ayan. Oo. No, so yun kasi ang masasabi natin sa Android since maraming manufacturers, pag sinabi nating manufacturers, meron tayong Huawei, Oppo, Samsung, ano pa ba yung Cherry Mobile, yan, yung mga manufacturers natin. So, kahit na gumagamit po sila ng Android, iba-iba yung pag-design nila sa Android, no? Kaya po yung kahit sa about phone natin, iba-iba rin po yung itsura. Katulad ng nakita nyo kanina, ang gamit ko ay Realme. So iba yung pagkakadesign ng Realme sa about phone. Ayan, okay po ba yun? So let's go to the next feature, no? Third feature na matutunan nyo, which is how to organize apps using folders. Ayan, so babalik na naman po tayo sa ating video demo. Na ito tayo. Okay. So third video clip. Papabagalin natin siya para medyo mas mabilis. 2 minutes, 27 seconds.
full screen natin yan. Okay, so start tayo sa umpisa. Again, start tayo sa home screen. Tapos, okay, so binuksan ko yung aking app drawer. Paano ko binuksan yung app drawer ko? Quick scroll ako bottom to top. So parang nag-slide ako up. Diba? Alam niyo po yun. Slide. Flick off your finger. No? Para malabas lahat yung all apps or yung application drawer or app drawer. Okay, so baka maisama yung app drawer sa ating quiz. So makikita niyo po, no, ngayon, I am dragging the icon of Discord. So we will do that twice, no? So makikita nyo, ayan, from the app drawer, I selected Discord, then dragged it outside of the box. So this time sa Canva, long press, wag po kayong bibitaw, no? Keep on dragging it. So practice, di ba? Practice tayo ng mag-practice. Tapos, ngayon, gusto ko muna magkatabi sila. Ayan. Okay. Ano yung next na gagawin natin? Para mag-create ng folder, ang gagawin nyo lang po ay need to drag one icon over another icon. So there. Nakita nyo yung photo icon at yung videos ngayon magkasamba na sa isang folder. At i-rename ko yung folder name by clicking on the name talaga. So pinalitan ko yung label na folder into media. Kasi ang videos at photos ay media yan. So para sa akin, yun yung ininame ko. No? Ayan. So, paulit-ulit nyo lang pong gagawin yan. Kung tatanong nyo sa akin, Miss Cory, may effect ba sa application drawer ko kung idadrag ko yung application outside? No? Application drawer, wala pong effect. Makikita nyo po kung nasan yung Canva at yung Discord at yung photos at yung videos, nasa same place pa rin sila. So this time, I'm dragging Spotify. No, Spotify, we use that to listen to music. And I'm also dragging YouTube. We use YouTube to watch videos online. So again, sound, no? Video and sound na naman. So entertainment yan. For me, that's entertainment eh. Diba? So pinagsama ko na naman sila sa isang folder. I-rename ko yung folder. Pwede kong ilagay art, no? So, mas madali na sa akin ngayon to see or find the applications that I want, lalo na naka-group eh, 'di ba? So nasa home screen ko pa, 'di ba? Nasa primary screen ko pa. So that's how we create a folder. Diba? You just need to drag one icon over another icon. Then it will automatically create a folder for you. Okay, so isa pa. May nagtatanong po kasi. Ayan. So isa pa. Ayan. So ngayon, ayan, pinapakita ko ulit. Yung Canva, sinelect ko from the application drawer. Ayan, dinadrag ko ng aking isang daliri lang po ang gamit ko dyan sa pag-drag. Okay, so yung Canva at Discord magkatabi na. To create a folder, you just need to drag Canva over Discord. So one icon, drag it over another icon, and it will automatically create a folder for you. Ayan. Diba? So, nasa isang square box na sila. So, that is considered as a folder. Kahit na hindi po yan mukhang folder, ang tawag po natin sa isang box na yon, group of icons, is
a folder of applications. Ang category ay media. Ayan. Para mas maganda yung name, no? You can personalize the name nyo sa akin kasi direct eh, media. You can combine, kunwari, yung YouTube and can combine YouTube and Spotify into the entertainment folder, no? Or relaxing folder kasi that's your time. Those are the applications that you use when you want to relax, you want to listen to music, you want to watch videos online. So that is your relaxation folder, no? Andun yung mga apps niya for relaxation. Okay po ba yan? Ayan. So tapusin lang natin tong YouTube. Ayan. So mas mabilis na po ngayon, no? Sa akin. Para sa akin, no? Yan yung sinasabi natin na for the senior citizens to have autonomy or practicing autonomy, independence, decision-making on their phone is for you to personalize your phone. If you can personalize or customize your phone based on your preferences, meron kayo autonomy, meron kayo independence, no? Meron kayo knowledge, meron kayo wisdom on how to use your phone. Lalo na pag tinanong, anong version ng phone nyo? So masasagot nyo na ngayon kasi punta lang kayo sa about phone din. Nakikita natin yung version, no? Ayun. Okay po ba? Okay? Ayan. So tapusin lang natin. Then we'll go on to the next, which is how to use widgets. Ayan. So tapos na yung ating demo number 3. So how far, by far, how are we doing? How are you doing? Nakakasunod po ba kayo? Meron po ba kayong bagong natutunan today? Comment below, okay? Or please press thumbs up or heart. Okay. Next na video sharing natin. Babalik tayo sa ating presentation. Organize apps using folders. Tapos na po tayo dyan. Let's go to the next. Widgets. Okay. Ano ba ang widgets? No? Yung widgets po ay these are predefined, no? Parang preset combination of information, no? Visually arranged for you. Ayun. So, ano yung mga example ng widgets na meron sa ating Android phone? Pwede, may nakikita po ba kayo dyan na parang stock market box? Yan, that is an example of widget. Another example is in a box, the date, time, and weather are combined, no, into one box. That is a widget. Meron din yung news for today sa inyong favorite publication. That is a widget. Another example of widget is sa sobrang dami ng pictures nyo sa inyong image gallery, that widget will choose the a picture from the same date last year. So ngayon, it's August 17, 2022. Pipili yung widget na yon ng image na kinuha nyo last year or yung images taken from August last year. So that is a widget, no? Para ma-remind din kayo dun sa mga ano yan, throwback, diba? Throwback pictures natin. Okay, so let's go to the video for our widgets. Paano ba yan ginagamit? That is video number 4. Close na natin to. Okay, so past 50% na tayo sa ating demo. Ayan, bagalan natin yung ating playback speed, full screen. Okay, rewind natin. Ayan. So andito na naman tayo sa home screen. Then what we want to do is to add a widget. So, anong gagawin natin? You just need to, nakikita niyo po ba, nakapause yung video ko ngayon na. At the top part, nakikita niyo po, there is a white circle. Correct? Ibig sabihin, sa empty part ng screen, nag
long press po ako sa home screen ko. Nag long press ako kasi andun yung fingertip ko sa white circle na yan sa taas ng screen, sa middle. So nag long press ako. Nung nag long press ako or nag long tap ako, at the bottom, a new menu was displayed, which are wallpapers, icons, layout. Then meron kayo makikita ang arrowhead pointing to the right side. Ibig sabihin, there are more menu items on the right side. So we will click on that. And aside from that, makita nyo, per icon, there is a white circle over it. No? So ibig sabihin, pwede nyo rin i-drag. No? This is the time to rearrange, ganyan. Pero ngayon, let's focus on the widget. Okay? Ayan. So, nung nag-long press ako, may lumabas na menu. Ayun. Sa baba, sa bottom. At nung nag-click ako sa right arrowhead, dinala ako sa second screen containing widgets, transitions, more. Tapos, meron naman siyang arrowhead na mapunta sa left. Ibig sabihin, babalik ako doon sa slide 1. So, parang ngayon, sa bottom menu natin, no? Nasa slide 2 tayo. Ayan. Containing the widgets, transitions, and more. Okay po. So, I click on widgets. After clicking on the widgets menu, it displayed all widgets for clock. No, ano yung iba't ibang clocks na widgets na pwede natin ilagay sa ating home screen or sa ibang parts ng screen. Again, I'm dragging. After selecting a widget for the clock, so pause tayo dyan. May kita niyo po, yung pinili kong widget displays the time, the day, the date, which is August 16, and yung weather for my location. Ayan. Okay po ba? So that is a type of widget. So again, a widget is a visual display of organized information that you can add on your screen. So meron din pong ganyan sa iPhone, no? Widgets ang tawag. Diba po? Ayan. So, ano pa yung mga widgets na meron sa ating Android phone? So, aside from clock, ano pa bang merong available? Marami, no? Meron nga tayo Spotify. So, yung Spotify, magiging available lang po yan once you install Spotify. No? Yung widget na ina-add ko ngayon ay para sa Spotify application. So, ibig sabihin, kung hindi ako nag-install ng Spotify, you will not see that widget on your phone. Clear po ba? Okay. Ayun. So, meron na akong secondary screen, no, sa ating phone. Ako ay nag-slide left and right lang. Left and right, no? Ngayon, nasa home screen ako. Ayan. Okay, so yun lang po, ganun lang po kasimple ang widgets. Diba po? So kapag nag-try po kayo ng widget, let us know. Pwede po sa FB groups, no? I-share niyo yung screenshot ng inyong phone. Ano po yung first widget na in-add niyo sa inyong phone? Madalas ang ina-add talaga ay yung combination ng date, time, day, and weather. Yan, maganda rin po yan, no? Okay. So, konti na lang natitira sa ating demo. Tatlo na lang. So, let's go back to our keynote presentation. Share. After ng widgets, ano na pong sunod? Multiple screens. Ayan. Ito ay ni-request ni Sir Ed. Okay. So, Sir Ed, how do we use multiple screens sa ating Android phone, no? Matutuwa po kayo ngayon dito.
Ayan. Meron dito sa multiple screens, medyo baka maging challenging, but if you practice, I know you can do this. So let us know, no, kapag nagawa niyo po. Okay. So change natin yung ating screen sa ating video demo. Share. Okay. So for multiple screens, we have two videos. So this is video number one. At yung playback speed ulit natin, baguhin natin siya, pabagalin natin. 0.75 full screen start. Okay, so again, we are at the home screen. And at the very top, you can see our time, date, and weather widget at yung ating mga ginawang folders. Ayan. So, ang galing. Sabi ni ma'am, bago tayo magtuloy sa ating video demo, magbasa muna tayo ng message. So, sabi ni Ma'am Yoli, no, tinanong niya kanya, how do we create a folder? Tapos nanood lang siya ilang minuto. Sabi ni Ma'am Yoli, oh, I see. Thank you. Marunong na mag-create ng folders si Ma'am Yoli. So, sabi ni Ma'am Gina, organizing folders, I need to do this. Yes. Yan. So, sa akin, pinaka-effective po yan. Pwede niyo ipagsama sa isang folder yung camera and image gallery para under photography. Magkasama na po sila doon, di ba? Quick access. Ngayon, sabi ni Ma'am Aaron, nag-add na kaagad siya ng widget. Ang pinili niya katulad sa akin, out of practicality, no? Malamang, time, date, day, and city, no? Yung weather. Okay. So yung weather, para mas maganda po, siguraduhin nyo na you are displaying the right, you're displaying the weather for the right city. Kasi baka mamaya nasa CDO kayo pero ang naka-display ay nasa Manila pala. No? So check po natin yan. Okay, so let's go to video number one of our multiple screens. Yung video number one is we need to turn on or enable the multiple screen or multi-screen sharing or split screen sharing. So settings muna lagi. Kasi baka sabihin, ay Miss Corey, bakit hindi ko nakikita yung feature na yun? So, ang question ko rin doon is, na-enable na ba yung feature na yun sa phone nyo? Okay? So, how do we do this? Again, pag sinabi natin enable, disable, keywords yan para sa settings. So, we are looking at the settings screen. No, after clicking on the gear icon, we always use the gear icon to represent the settings. Convenience tools, no? For me, for this phone, under settings, click on convenience tools, then you will see split screen. Split screen. So, kung sasabihin nyo sa akin, Miss Cori, hindi ko kabisado yung ano, hierarchy, yung steps ng pagkasunod-sunod. Di ba po, naalala nyo last time, sa settings natin, there is the search box. After clicking on the settings, you can go to the search box and type split. Ayun. So ngayon, itatype ko po split para hindi na po kayo maghanap kung nasaan. So I will pause this screen. After I type split and press the magnification key dun sa aking keypad, nag-display ang Android na result na split screen matching setting na merong word na split. So, makikita nyo po, under the words, split screen, merong convenience tools, greater than sign, split screen. So, ibig sabihin, coming from the settings screen, you need to go to convenience tools, then go to split screen. Or, if you're using the search feature, katulad ng ginagawa natin ngayon, you can easily click on the split screen word at dadalhin yan na kayo doon. Wala pong kahirap-hirap. So, wala po talaga kayong kailangan kabisaduhin. No? Ang pinaka-importante ngayon sa paggamit ng phone is to know the terms, the words that you need to use. So,
Mag-umpisa tayo sa, Miss Corey, hindi ako aware na merong split screen feature. So yung word mismo na split, wala yun sa vocabulary ko for this phone. So gamitin natin yung word na alam nyo, which is yung screen. Diba? So based on your, for example, gamitin natin word na screen. And Android will display several results for settings having the word screen. So isa na ang split screen sa mga words na yan. Okay? So let's continue with our video demo. So ngayon, nag-click lang ako sa split screen. Again, since Android has different manufacturers, I'm using Realme. Yung iba gumagamit sa inyo ng Huawei, yung iba gumagamit ng Oppo. So ito yung time talaga that you need to be familiar on how to use your phone. Di ba? So sa phone na gamit ko for this demo, yung split screen uses the swipe up with three fingers to enter the split screen mode. Yan yung gesture. Meron din yung manual, no, mamaya. Papakita natin. So nakikita natin ngayon, everything is colored gray. Obviously, hindi pa naka-turn on. Naka-disable pa yung split screen. Kung naka-disable po yung split screen, you will not be able to use this feature. So, kailangan po natin itong turn on. Bakit nyo gugustuhin gamitin ang split screen? Madalas po ngayon, di ba, lalo na pag naglalaro tayo ng Kahoot, naka-on ang Zoom at gumagamit tayo ng Kahoot. So, kung marunong po kayo ng split screen, you do not need to worry on switching between screens sa inyong Zoom. Dahil sa isang screen, makita nyo na andun yung Zoom at andun yung inyong Kahoot. Di ba po? So, pag nagawa nyo po itong split screen, ibig sabihin, medyo advanced user na kayo. No? At inform nyo kami kung kaya nyo po itong gawin. Ayan. So pinapakita ko po ngayon, dito sa phone na to, nagamit ko, there are instructions to help you. So dito sa Realme, there are 4 slides. No? At binabasa ko po muna yun, no? Bago ako magpipindot. So mas maganda talaga magbasa at intindihin kung ano ang sinasabi ng phone. No? So ngayon, nakita niyo po yung switch kanina ng color gray, ngayon po ay naka-blue na, which means that split screen is already enabled for this phone. Ayan. So bumalik na tayo sa ating home screen. Okay po ba yan? Okay. Good. So ayan po yung ating video number 1 to turn on or turn off your split screen. If you're not using split screen or you do not want to use split screen, you can disable it. If you want to use it, you can enable it or turn it on using the split screen setting sa inyong settings. Kaya po ba yan? Okay. Now, let's go to video number 2. Ayan. Malapit na po tayo matapos, no? Okay. So, wait. Yung playback natin. 0.75 full screen. Try natin. Okay. So, ngayon, papakita natin paano talaga gumamit ng split screen dahil naka-turn on na yung split screen natin. To use split screen, you should open. You should open at least 2, no? Or yung 2 applications na gusto nyong ilagay sa inyong mga screens. Kasi nga split screen, ibig sabihin, paghihiwalay niya yung inyong screen sa isang screen. Screens, 2 screens within a screen. Screens within a screen. Okay. Ayan. So ngayon, in-open ko yung Discord. Yan yung in-install natin kanina. Okay. So hindi na po ako mag-enter. Ayan. Considered open na ang Discord. Ngayon, in-open ko naman ang Canva. Ayan. Wait for it to load. No?
Ayun. Okay. So, nagbukas ngayon ako ng app drawer at nag-click ako ng Spotify. So, tatlong applications na yung naka-open. Okay. So, nakikita nyo, Bee Gees, no? Pinili ko yung playlist ng Bee Gees sa Spotify. Now, I'm pausing the screen. I clicked on overview button sa ating navigation system sa pinakababa to show all the applications that are open sa phone ko. Okay? So ngayon, gusto ko na makita or i-divide yung screen ko into two, no? Para dalawang applications. At ngayon, I open the fourth application, which is Zoom, para realistic, no? Na minsan, ginagamit natin yung Zoom, tapos meron pa tayong kailangan gawin sa kabila. Pwede yung Messenger din. So, you can split your screen, di ba? Oops, ayan. So, sa phone ko, once I open or click on the overview button, we are looking at the Zoom window, and you can see there are two dots on top of Zoom. At nag-display ang menu na yan ng lock, floating window, mini window, split screen, manage. So, dun pa lang po sa floating window, that is a good idea already, no? Kasi makikita nyo po na yung Zoom application ay talagang naka-float sa inyong screen. Yung isa ay mini window at yung isa ay split screen. So, kung ayaw nyo pong mag-split screen at okay na kayo doon sa floating window or mini window, ayos na rin po yan. No? Ayan. So, these features will depend on how your manufacturer designed your Android or ano ang version ng inyong Android. Okay? Ayan. So, ngayon, I click on. Ayan, nakikita nyo, nag-split screen na siya, no? Ulitin natin. I click on Zoom. Ayan, so, app drawer muna tayo, ayan. App drawer, I click on Zoom. I open the fourth application. Okay. Then I click on the overview button. Again, there are two dots on top and I will click on that. Okay. Tapos, nag-click tayo sa split screen. So, ito po yung example ng split screen. Makikita niyo po sa taas, andun yung Zoom. Start or join a meeting. So, paano po ba yan nag-work? Ayan. Nakita niyo, nag-split na po talaga or na-divide ang inyong screen into two. At habang nasa taas yung Zoom, I can do something else at the bottom, no? Or select another application, which is Spotify. So ngayon, totally divided into two na yung screen ko, which displays yung sa top is yung Zoom at yung sa bottom ay yung Spotify. So, due to privacy concerns, kaya hindi po nade-display yung pictures, no? Ayan. Pero bumalik na po. Ayan. So, sa part na to, ayan, bumalik na yung ating Zoom on top at yung Spotify nasa baba. Ayan. Okay, so ngayon, I'm clicking on Canva and the two dots. Tapos this time, I selected floating window. So ito naman po yung floating window, no? Ngayon, try natin yung mini window. Ayan. So yan naman po yung mini window. So para po dun sa mga gumagamit ng cellphone nila, ng Zoom, tapos may iba pang gagawin sa kanilang phone, pwede nyo pong gamitin yung floating window, mini window, at yung split screen. Ayan. So, nakikita nyo po, kahit na may naka-open na application sa taas, sa ibaba nun,
may pwede pa kayong gamitin na application. So for this example, nakikita niyo po yung YouTube na sa ilalim. So na-split na po yung screen natin. This will come in handy when we are playing our Techie Seniors Quiz Bee. No? Ayan. Okay. Yun lang po yun. Ganun lang po siya kadali. Diba? I just need to practice. Okay. So magbasa tayo ng comments. So sabi ni Sir, sabi ni Ma'am Aero, nakakatakot, baka biglang mawala, di ko na maibalik. Ayan. So yung comment ni Ma'am Aero na baka hindi niya maibalik, the only way to overcome fear and panic is to practice. Lagi niyo po yan maibabalik sa totoo lang. Okay, kailangan niyo po mag-practice. Sabi ni Sir Ed, next, Sir Ed replied to Ma'am Aaron, no, after na-set up ka agad ni Ma'am Aaron yung kanyang widget ngayon. Next is to set up alarms for exercise, wake up, fetch kids sa school, etc. Ayun. So dinidesign na talaga ni Sir Ed yung kanyang retirement life. Sabi ni Ma'am Delia, sa Huawei po ang nakalagay ay multi-window. Ay, wow, ang galing Ma'am Delia. Kasi di ba, ang ganda ng comment Ma'am Delia kasi meron siyang insight na yung multi-window is very descriptive and probably, no, iniisip niya, probably yun yung split screen sa phone ko. No? Okay yan. Congratulations, Ma'am Delia. So sabi ni Ma'am Maan, split sound and split keyboard lang po ang meron. Ah. So, i-check po natin yung version and yung manufacturer. Ayan. So, try po natin. Baka multi-window nga po yung tawag, no? Hindi split screen. Ayan. Kaya maganda na sumali po tayo sa isang community. Kasi katulad niyan, yung phone, merong group of people na ito yung term for split screen, which is multi-window. No? Yun yung sinabi natin kanina. Wala yung word na screen. Wala yung word na split. Ang sa kanila talaga, it's super iba. Multi-window, no? Kaya maganda kapag nasa isang community kayo na kipag alaman, no, nag-share ng knowledge. Sabi ni Ma'am Aaron, sa kanya screen split yung term. Now I know kaya mahaba ang bagong labas na unit niyan para sa split screen application. Yes. And sa movie rin po, watching videos online. So sabi ni Sir Ed, warning sa split screen, not always simultaneously active yung dalawang apps. Depende sa brand ng phone. Sa ibang phones, you have to tap the app you want to use. Yes, to conserve power, di ba? Tama rin naman po yan. So use it wisely. Okay, last video, napakadali, how to uninstall. How to uninstall apps on your phone. So play. And installing apps. So let's go to our last video. Share. Then adjust natin yung playback. Full screen. Okay. So how to uninstall? Magtatanggal na tayo ng application na hindi nyo ginagamit, no? Maganda rin po na kaya nyo mag-decide na gusto nyo nang tanggalin yung application na yun. Kasi una, nag-take lang na yan ng space sa inyong phone. No? Kaya i-delete nyo na kapag hindi nyo na po ginagamit. So, how to uninstall? For example, we want to uninstall Canva. Ang kailangan nyo na pong gawin is to long press, no, click or tap on Canva for a while. No? Medyo long tap po yan. Tapos, a new small window will appear. Sa akin, makikita niyo yung window na merong app info, remove, uninstall, share. Pag sinabi yung remove, ano yung difference ng remove dun sa uninstall? Yung remove, mawawala lang sa screen, pero naka-install pa rin sa phone nyo.
Yung uninstall, mawawala talaga sa phone nyo. Madidelete talaga sa phone. Okay, again, anong difference ng remove sa uninstall? Yung remove, it will only delete or remove the application on that screen, but it will not uninstall on your phone. Yung uninstall, it will completely delete the application on your phone. Okay po? Okay. So, since you want to uninstall, just click on uninstall, then a new window will appear to confirm that you really want to uninstall. So, red button, di ba po? Uninstall. So, that's it. That's how you uninstall applications. Now, that's the easiest way. The second way is you can go to the app list, the application list, and select the application that you want to delete, no? By going to the settings. So, yun lang po yun. And this is our last video for today, no? Magkakaroon pa ba tayo ng part 3 para sa Android? Pwede rin. Pwede rin. More on aesthetics like font sizes and more settings. Ayan. Para mas maganda yung control nyo sa inyong phone. Part 3 natin yan. Ayan. So, we're currently looking at the application list under the settings. And you can choose one application. Nakikita nyo lahat ng applications dito may right arrow. It means that if you click on one, it will show another screen or window. Ayun. So, for example, sa Zoom, when I clicked on it, meron tayong open, force stop, uninstall. Yung force stop, once it is running, syempre, magkukwit. No? Talagang quit yung application na yun. Force stop. Yung uninstall will delete the application from your phone. Yeah. So, again, I just need to practice this, no? In your own time. The video is here sa ating FB page under the video section and you can rewind it anytime. Replay, no? Kahit ilang beses nyo pong gawin yun. So, meron na tayong part 1, meron tayong part 2, and watch out for part 3. I think that's it. Do you have any questions? You can type it in the comment section. And before we go, I just want to promote yung ating events, no, again for tomorrow, which is yung ating meet and greet session number 16. Ayan, with Professor Ambeth Ocampo. Professor Ambeth Ocampo, our topic is protecting, how to protect older Filipinos against misinformation. No? August 18 po yan, 5:30 p.m. tomorrow. Sa Zoom meeting, mag-register lang kayo sa ating Google Forms at pwede pa po kayong mag-register hanggang sabihin natin 6 p.m. tonight and we'll send you the Zoom meeting links na napadala na rin po namin kagabi sa ating mga nag-register na, no? So, we're very excited to meet Professor Ambeth Ocampo. Okay po. Thank you, everyone, and see you again tomorrow. Ayan. Bye, everyone. Thank you, Miss Aaron and the Techie Seniors community. Bye po.